Na-experience mo na ba magbayad ng compromise penalty sa Bureau of Internal Revenue as a result of violations in our BIR tax compliance? Yung nagbayad ka naman ng tax returns mo on time, nag-file ka naman ng tax returns mo on time, pero at the end of the day, nakareceive ka pa rin ng letter from the BIR informing us of our violations and the request for the payment of the compromise penalty. So for our today's ATC video, pag-aaralan po natin yung common violation na yan para maiwasan po natin yung unnecessary compromise penalties na binabayaran sa Bureau of Internal Revenue or BIR. Okay? So lahat po ng taxpayer na nagbi-business, practicing professionals, required po tayo mag-register sa Bureau of Internal Revenue. And after po registration sa BIR, nakakatanggap po tayo ng Certificate of Registration or BIR Form Number 2303 na katunayan na nakapag-register tayo sa BIR. And alam naman natin lahat na after po ng registration sa BIR, we have to file and pay our different applicable tax returns. Kung walang babayaran, file lang tayo. However, only few of us o kukunti lang po sa atin ang nakakaalam ng tamang filing ng tax returns. That's correct po. May tamang filing po ng tax returns na hindi sinusunod ng karamihang taxpayers or some of the taxpayers kaya nagkakaroon ng violations pa rin sa BIR despite on-time filing and payment of the said tax returns. Okay? So, hindi pupunta ka lang sa BIR through our revenue district office para mag-file ng ating tax returns or pupunta ka sa banko para mag-file ng tax returns over the counter. No. Hindi po ganun yung kadali. So, sa filing po ng tax returns natin, meron po tayo tatlong tatandaan. Manual, EBIR, and EFPS. So, ang tawag po doon ay modes of filing or ways of filing of our tax returns. Doon po sa tatlo na yon, pag titignan po natin kung saan kayo doon lalagpak o saan kayo doon magko-comply dapat para maiwasan po natin yung tinatawag na wrong venue. Yun po yung iiwasan nating wrong venue kasi even if nag-file ka ng tax returns mo on time, nag-bayad ka ng tax mo on time, pero wrong venue ka kasi mali yung mode of filing mo, mali yung way of filing of tax returns mo, may penalty pa rin tayo, meron din tayo 25% surcharge, at ang common violation na yan ay wrong venue. Okay? So, simulan po natin sa manual filing. Sa manual filing, alam nyo naman yung manual filing. So, meron kang ballpen, meron kang papel, manual fill out ng ating tax return. So, yung ating tax return na ipinirint natin, galing po sa computer generated, or photocopy siya, tapos pipilapan natin siya, yung mga required information ilalagay natin, pangalan natin, taxpayer name, address, contact number, pati yung mga amount doon, ilalagay natin, yun ang manual filing. Tatlong kopya yon. Ang problema sa manual filing, very subject siya sa human error. So, sa human error, meron tayong, in addition to wrong venue filing pa rin, meron tayong compromise penalty for missing required information. Like, hindi natin napilapan yung required information, mali yung required information na ilagay natin, yun ang problema sa sa manual filing natin. So, sa mga taxpayers yan na nagma-manual filing pa rin, hindi po namin kanina recommend na mag-file ng inyong tax return through manual filing kasi very subject siya sa human error. Okay? So, pangalawang mode of filing natin is yung tinatawag na EBIR Forms Package ng Bureau of Internal Revenue na makikita nyo po sa BIR website. I-click nyo lang po yung EBIR Forms Package na icon sa homepage ng BIR website at na-install po natin yon. Ang software po yon, na-install po yun sa computer natin. Wag lang po sa Apple Mac computer kasi based on our experience, nagkakanta kami ng seminar, one of our participants, hindi niya na-install yung EBIR Forms Package sa computer niya kasi hindi tinatanggap ng system ng MacBook computer. So, doon sa EBIR Forms natin, ang ginagawa natin doon, no, install natin sa computer natin after installation, doon na tayo mismo mag-fill out ng ating tax returns. Doon mismo sa ating computer, gamit yung software ng BIR na EBIR Forms Package natin. So, dalawang way para magamit yung EBIR Forms. Isang online at isang offline. Yung offline na EBIR Forms, para yan sa mga manual filers. Yung hindi mo na kailangan mag-print ng tax returns mo o mag-photocopy ng tax returns mo, tatlo, tapos pipilapan mo siya manually, no. Ang gagawin mo na lang, pipilapan mo na lang yung tax returns mo sa EBIR Forms,
Tapos i-validate mo siya kung tama ba, kung lahat mo na fill upan mo na, tapos i-print mo na siya without submitting online. Manual filing din 'yon. Without submitting online. Hindi ginagamitan ng internet access sa manual filing. Doon naman sa online filing ng EBIR forms, aside from the filling out of the required information doon sa ating tax returns through the EBIR forms package ng Bureau of Internal Revenue, validate natin. Pagka-validate, submit. So, i-click natin yung submit button. So, pag kinilig nyo pa yung submit button, ibig sabihin nun, sinasubmit natin online sa Bureau of Internal Revenue yung ating tax return na pinilapan. So, kailangan po natin ng internet access. Yun po yung EBIR forms package natin. Okay? Pangatlo natin yung EFPS or Electronic Filing and Payment System. So, yung EFPS po, ma-access lang po yan sa BIR website. At ang EFPS ay online filing din. Pero hindi siya software na na-install sa computer. No. You can access that only on the BIR website by creating your username and password. So, gumagawa po ng username and password sa EFPS through the BIR website. Ini-enroll po yung account doon. Okay? Doon sa EFPS natin, although online siya, magkaiba siya sa EBIR. Ang EBIR, na-install siya. Software siya na na-install sa ating computer. At pwede mo gamitin yon offline para sa mga manual filing natin ng tax returns natin. Pero sa EFPS, you can use that only on the BIR website by creating your username, password, your account for taxpayer purposes. So, dun sa tatlo na yon, hindi nyo po pwedeng gamitin ng sabay-sabay o kung ano lang yung gusto nyo dun sa tatlo na yon. Kunyari, gusto nyo lang manual filing lang kayo, no. So, kunyari, gusto nyo lang EBIR form, EBIR form lang kayo, no. Kunyari, gusto nyo EFPS, mag-EFPS lang kayo, no. So, meron po tayong sinusunod na guidelines para dyan. Para masabi natin na manual filing ka ba, EBIR forms online filing ka ba, or EFPS filer ka ba. So, makikita po yung guidelines na yan sa Revenue Memorandum Circular Number 4 Series of 2021. So, yan po yung updated guidelines para sa listahan, complete list ng mga taxpayers na required gumamit ng EBIR forms online filing. That's correct po. May listahan po ng mga taxpayers na required gumamit ng EBIR form online filing. May listahan din ng taxpayer na required gumamit ng EFPS online filing natin. Yun yung mode of filings natin. Manual filing, EBIR, tsaka EFPS. Kung wala ka sa EBIR listahan, list ng EBIR forms online filing, wala ka rin sa listahan ng EFPS online filing, ano ka? Manual filing. So, sa manual filing, karaniwan yung mga manual filers na yan, yun yung mga baguhan pala na taxpayer na kakaregistered pala sa Bureau of Internal Revenue. Okay? So, kaya nga sabi namin, we do not suggest you to file manually because very subject siya sa human error natin na which may result to compromise penalty as a result of your violations in filling out manually the tax returns. So, kung hindi ka required mag-EBIR forms, hindi ka required mag-EFPS based dun sa listahan ng guidelines natin under RMC number 4 series of 2021, pwede kang mag-optional. Okay? So, kung hindi ka required para manual filer, gusto mo mag-EBIR para online-online na lang, okay, EFPS naman, pwede naman yon optional filing ang tawag doon. So, from manual to EBIR, from manual to EFPS, pwede yon. Mag-optional filing ka online. Pero once online, always online na yan. Once nag-up ka ng EBIR forms online filing, even if you are not required, always ka na mag-EBIR form filing unless required ka gumamit ng EFPS. Kasi manual, EBIR, EFPS. EFPS na po ang pinakamataas. So, kung titingnan mo muna kung saan ka, based doon sa RMC number 4021, check mo muna. Nandun ka ba sa EBIR? Wala. Nandun ka ba sa EFPS? Wala. O, doon ka sa manual filing. So, kung manual filing ka at sinunod mo yung recommendation namin na huwag ka mag-manual filing, pwede ka mag-EBIR optional. O kaya pwede ka mag-EFPS optional. Pero huwag ka muna mag-jump sa EFPS even if you want mag-EFPS, huwag ka mag-optional ng EFPS. Kasi ang EFPS matrabaho. At minsan, nag-lag yung BIR website, hindi ma-access. So, kung hindi ma-access yung BIR website, hindi ka rin makakapag-file ng tax return mo. So, sa mga gusto mag-file online, na hindi naman required mag-file online,
mag-optional kayo ng online filing using the ABIR forms package ng Bureau of Internal Revenue. Okay? After filing online, pwede mo bayaran niya sa banko over the counter or pwede mo siya bayaran through online, through GCash, Paymaya, through your debit card or credit card. Kaya sinasuggest namin, online filing, ABIR forms tayo. Okay? Pero kung ABIR forms online filing ka na, pwede ka ba bumaba sa manual filing? Answer is no. Whether you are EFPS online filer na or EBIR forms online filer na, hindi na po kayo pwedeng bumaba sa manual filing. Okay, tandaan niyo po yan. Kasi once online, always online. Unless otherwise allowed by the Commissioner of Internal Revenue through the Memorandum Circular. Pero wala pa pong binababa si BIR na ang ganong klaseng memo na inaalawan taxpayer gumamit ng manual. Kasi yung EBIR forms, kahit magloko ang BIR website, pwedeng gamitin yung EBIR form kasi nai-install siya, software siya. Nakadepende siya sa computer mo, kung kaya na computer mo, i-process yung software ng EBIR forms package, which sa amin wala namang problema kasi nagagamit namin siya na maayos. Tapos, internet lang, nakakapag-file ka na ng tax return mo online. Okay? So, yun po yung way natin para maiwasan ang common violation na wrong venue na kahit na nakapag-file ka ng tax return mo, tax returns mo on time, nakapagbayad ka naman ng taxes mo on time, pero at the end of the day, naka-receive ka pa rin ng letter from the BIR informing us of our violation and the request for the payment of compromise penalty. Tandaan po natin yung wrong venue because there are correct venue of filing of our tax returns. Manual filing, EBIR, EFPS. Paano sir? Manual kami, pero nag-EBIR kami. May violation ba kaming wrong venue? Wala. Kasi hindi naman nire-require ni taxpayer ni BIR mag-manual filing ka. No. Hindi nire-require ni BIR na mag-manual filing ka. Nire-require niya lang ang EBIR, online filing, at EFPS filing. Pag wala ka doon sa dalawa, manual filing ka. Pero nga pwede ka gumamit optional ng EBIR online filing from manual filing or EFPS online filing from manual filing. Pero once online, always online ka na, hindi ka na pwedeng bumaba sa manual filing. Ang manual filing, ang ibig sabihin lang yan, hindi ginagamitan ng internet access para mag-file ng tax returns. Okay? Maliwanag po ba? So, iwasan po natin yung common violation na yan na hindi common sa ating lahat. Ang tawag yan ay wrong venue filing. Kami ang venue ng filing namin, EBIR. EBIR forms online because we have tax returns na zero ang tax due. Zero ang tax payable. So, kung wala kang babayaran, zero yung tax payable mo, hindi ka pupunta ng BIR RDO para doon ka mag-file kasi wala kang babayaran eh. So, anong gagawin mo sa banko? Wala kang babayaran. Papalabasin ka ng security guard. ipapatawag yung security guard para bitbitin ka palabas kasi wala kang babayaran. Ano ginagawa mo sa banko, di ba? So, ang gagawin mo, under po ng RNC number 4/2021, required ka ng gumamit ng EBIR forms online filing. And once online, always online. It means, one tax return mo lang na nag-zero tax payable, zero tax due, wala kang babayaran, required ka na i-file yun online, at succeedingly, lahat ng tax returns mo, regardless of whether or not may payment na yon, required ka na rin yun i-submit online through EBIR forms natin. Okay? So, tignan nyo po yung listahan natin sa RMC number 4/2021 kasi baka file ka ng file ng tax returns nyo, bayad ka ng bayad ng tax return nyo, akala nyo wala kayong violation, wala kayong penalty, pero meron pala. And that is the wrong venue. Required na pala kayo gumamit ng EBIR forms, pero nagma-manual filing pa rin kayo. Required na pala kayo gumamit ng EFPS, pero nag-EBIR forms online filing pa rin kayo or nagma-manual filing pa rin kayo. So, meron kayong tinatawag na wrong venue violation. Bawat tax return na wrong venue filing mo, 1,000 pesos compromise penalty, minimum, depending on the tax due, plus the 25% surcharge na masakit. So, dalawa yun. Aside from the compromise penalty na sinasabi natin, may 25% pa yan na surcharge. Okay? Para sa wrong venue filing natin. Okay? So, hindi yan common to all of us, kaya marami pa rin taxpayer nagkakaroon ng violation dyan. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay marami ka natutunan sa ating topic ngayon na how to avoid the BIR penalties in 2023 by knowing your correct venue filing of your tax returns sa Bureau of Internal Revenue. Hindi lang po dito importante yung filing ng ating tax returns,
payment ng ating taxes on or before due date, equally important din po dito, malaman natin yung correct venue of filing ng ating tax return para maiwasan natin yung violation natin and the penalty na masakit. Okay? Masakit sa puso. Nagtatrabaho ko ng long hours, tapos kakaroon ko ng ganong penalty ng 1,000, 2,000, 5,000, di ba? Nakaka-discourage mag-business. So, pag-aral po tayo. Libre lang po yung ating dinidiscuss dito sa ating YouTube channel, Accounting Tutorial Center, if you're watching us on our YouTube channel and other social media account natin. Okay? So, maraming salamat po sa inyo lahat. Problem solved. Sana po yung marami kayo natutunan sa ating topic na How to Avoid the BIR Penalties in 2023. At tignan niyo po ulit yung listahan ng Revenue Memorandum Circular Number 4, Series of 2021 for the complete list of the taxpayers required to use the EBIR Forms Online Filing and the EFPS Online Filing natin. Okay? Maraming salamat po. If you are watching us on our YouTube channel, please do not forget to subscribe now, hit the notification bell, para updated kayo sa mga future videos natin to be uploaded in our YouTube channel, Accounting Tutorial Center. And pakishare nyo na rin po itong ating video na tatingin nyo ay makakatulong sa mga colleagues nyo, sa mga kakilala nyo ng business din. Para ma-inform natin sila, para ma-educate natin sila. Hindi yung mabibigla na lang sila pagka-receive ng letter sa BIR informing them of their wrong venue violation. Na hindi nila alam na may wrong venue pala na ganong nature ng violation. Okay? And we would like to invite you to our online education. Makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere. Basta may internet access kayo kahit anong device pa yan. We would like to invite you to our RWB Books, yung hard copy nating libro, na may exclusive online ATC videos to explain and discuss the contents of our RWB Books. Makakapag-aral na po tayo mag-file and pay ng ating different tax returns, bookkeeping ng ating transactions, paggawa ng financial statement, pag-handle ng BIR tax audit, tax mapping. So, if you want to learn more, nandito po kami para tulungan kayo para makapag-aral sa inyong BIR tax compliance. Kahit na may bookkeeper kayo, accountant kayo, o meron kayong accounting firm or auditing firm na umahawak sa inyong tax compliance, mas maganda na pong meron tayong alam kesa wala. Tandaan niyo po yan, ha? Mas magbuti na meron tayong alam kesa wala. Okay? Pumunta lang po kayo sa ating BIR ATC website, official ATC website, atcbebe.com. At makikita nyo po doon yung ating RWB Bookstore. Ando po yung iba't iba nating RWB Books. Order lang po kayo. Free delivery po tayo within the Philippines. At available po yung ating cash on delivery or COD. Mabayaran nyo na lang po yung RWB Books natin kapag na-receive nyo na from LBC. Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. If you have further questions or inquiries regarding our video today, please comment below and we will answer that as long as you are our paying member on our YouTube channel. 99 pesos only na po per month. Support na rin po sa ating company, Accounting Tutorial Center. Mag-join na po kayo, 99 pesos na po per month. Yung exclusive perk po nun sa ating YouTube channel, kasagutin po namin exclusively para lang po sa inyo, mga paying members natin, so yung mga comments nyo, questions, or inquiries in our YouTube channel, Accounting Tutorial Center. 99 pesos na po per month. Click nyo na po yung join button. Pwede nyo pong bayaran yan through GCash or through other debit or credit card natin. Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. My name is Mark Lord Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other helpful videos natin. Bye-bye!